guys! Welcome back sa aking channel. This bago pa dito sa aking channel at hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si Karina at kung bago ka pa dito sa aking channel at hindi mo pa ako subscribe, pakiclick na rin po at pagclick na rin po ng bell or para ma-notify po kayo lahat po ng ating ina-upload ng mga video na mga usapang relasyon at usapang love po tayo, love advice po tayo mga guys. Kaya guys, ang topic po natin kayo ngayon is how to know it's time to let go of relationship. Paano natin ba alam na yung relasyon natin i-let go na natin, letting go na o mag-stuck na talaga tayo, hindi na tayo makipaglaban? Kasi kahirap-hirap talaga ng isang relasyon na nakikipaglaban ka talaga. Yung kahit hirap ka na, lumalaban ka pa rin kasi gusto mong maayos. Yung kahit lubog ka na o kaya wala ka ng ano sa sarili mo, wala parang wala ka ng natira na pagmamahal sa sarili mo, kinakaya mo pa rin kasi gusto mong maayos pa rin ang iyong relasyon. Bibigyan ko po kayo ng mga ano, kung saan na, kung time na ba na talagang mag-let go na kayo sa relasyon ninyo na yan, o manatili pa ba kayo. O, number one po tayo, you don't like who you're become. Hindi mo na alam kung sino ka. Hindi mo na alam ang sarili mo. Kumbaga kung ano na ang sinabi siguro ng partner mo, sunod ka na lang ng sunod. Kahit nga ba kung hindi mo kaya, sige ka pa rin ng sige kasi gusto mo talagang maayos pa rin ang iyong relasyon. Alam nyo guys, kung hindi mo nakilala ang sarili mo at wala ka nang natitira sa na pagmamahal sa sarili mo, mag-let go ka na. Talagang hirap po yan kasi ang maganda po talagang meron ka pa rin, mas mahal mo ang sarili mo kaysa yung ka-partner mo o ka-relasyon mo. Number two po tayo, you feel drained and emotionally exhausted. Yung pakiramdam mo na ubos na talaga ang emotional mo at pagod na pagod ka na. Yung alam mo, yung pakiramdam mo talaga naubos na. Naubos na at pagod na pagod ka. Alam mo ba kung ganito na ang ano mo, kahit hindi mo kaya, kasi pinapatawad mo na talaga si lagi. Ubos na talaga ang pasensya mo sa kanya, pero ganun pa rin, pinapatawad mo pa rin siya kasi. Pero pag ganito na, pwede ka nang mag-let go. Kasi hirap po nakikisama sa isang tao na ano na yung exhausted na talaga. Yung ano mo, feelings mo sa kanya, wala na. At number three po tayong, you don't tell the truth about your relationship to anyone. Kumbaga kahit sa pamilya mo na naglilihim ka pa, kahit sinasaktan ka, nililihim mo kasi ayaw mo nga nang maghiwalay kayo. Okay, ayaw mo nang sanang magkagulo kayo. Pero alam niyo mas maganda po kung anong nangyayari sa relasyon niyo, maganda man o hindi maganda, ipagsabi po natin. Huwag mong dibdibin kasi ikaw din ang nahihirapan pag ganito. Para sa akin po, pag ako, ayaw ko talaga, dati din ako when nung bago pa siguro ako, kahit hirap na ako, hindi ko talaga sinasabi sa mga parents ko o kahit sa mga ano ko, kasi alam nyo, pag sinabi mo yan, alam ko na pag sinabi ko, ako ang sisihin ng pamilya ko eh. Kasi yun ang ginusto mo. Alam mo, sabihin nila, ginusto mo, di magtiis ka. Di ba yun ang sasabihin nilang alam mo? Kaya hiyang-hiya ka na magsabi kung ano ang nararamdam mo. Hiyang-hiya ka na kung ano ang nararamdaman mo, kung hirap ka na ba o hindi. Hiyang-hiya kang magsalita. Ikumbibig ka na lang kasi gusto mo nga, kaya mo pa eh. Pero pag ganito ka na, isipin mo, huwag kang maging tanga. Isipin mo, may utak ka. At nas mataas talaga kaysa ang mga puso. Number four po tayo.
He is not even trying. Yung kahit ano na, yung kahit hindi man lang siya nagsubok na ayusin yung problema nyo, yung gusto mo sanang pag-usapan na ayusin yung problema, pero umiiwas talaga siya. Talagang ayaw na ayaw niya nang subukan na ayusin ang problema kung may problema. Kung baga kung may babae man siya at pag-usapan ninyo, umiiwas talaga siya. That means na ayaw niya talagang ayusin pa. Gusto niya talagang ano na maghiwalay na talaga kayo. At isipin mo na lang na maghiwalay na lang kayo, mas ikikabuti po sa pag-iisip mo din, kasi mas maliwanag ang pag-iisip mo kaysa nandun ka nga sa kanya, hindi ka pa nakakatulog sa kakaisip sa kanya. Kaya kung ganito na ang ano mo, relationship mo, mag-ano ka na, let go mo na, letting go na. At number 5 po tayo, when your recently tank is full and love tank is empty. Kapag puno na ang tangke, ang sama ng loob mo, at wala ng laman ang tangke sa pag-ibig mo. Ang hirap po talaga ito. Punong-puno ka na talaga. Punong-puno ka na ng sama ng loob sa kanya, pero pinagpapatuloy mo pa rin. At nawala na rin ang pag-ibig mo sa kanya. Dahil paulit-ulit niyang ginagawa at ayun nga, pinapatawad mo pa rin kasi mahal mo nga, gusto mo pa sanang ayusin. Pero wala nang pag-asa yun. Kung ganito po talaga, ganun pa rin at ina yung ano na sama ng loob mo, hindi mo na talaga makaya, punong-puno na, iwasan mo na lang siya at mag-let go ka na lang. Isipin mo ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo. Number 6 po tayo. When your trust have been broken too many times, ang iyong tiwala nasira na ng maraming beses. Kumbaga, paulit-ulit mo kasi siyang ano eh, yung tiwala mo. Pero ganun pa rin, ginagawa niya pa rin. Diba kung may babae man siya, ginagawa pa rin niya. Pero patuloy mo pa rin siyang tinatanggap kasi nga eh, mahal mo siya at nagiging kapartner mo rin. Pero may hangganan po sa lahat. Nasira na ang tiwala mo sa kanya, may hangganan lahat. Hindi hangga mahabang buhay na magtitiis ka. Kasi ikaw din ang mahirapan kung magtitiis ka habang buhay. Ikaw din. Gusto mo ba hanggang mamatay ka may sama ka ng loob sa kanya? Gusto mo ba na hanggang mamatay ka hindi ka man lang nagiging masaya? Kaya kung ganito na yung relasyon mo, uwas ka na, letting go na, go na. It's better to stay away in that relationship than mag-stay ka sa ganyan sitwasyon. At number 7 po tayo, when you know the truth, kapag alam mo na kasi ang totoo, na naging tanga ka, alam mo na na lahat, naging tanga ka, nagtiwala ka nang wala namang kasilbi-silbi, lahat na, alam mo na ang totoo. Kaya kung ganun na, nagising ka na sa katotohanan, nagising ka na, na ikaw lang pala ang nagmamahal, hindi ka pala niya minahal, ikaw lang pala ang lumalaban sa kanya, ikaw lang pala ang lumalaban sa relasyon niyo, at siya hindi niya sinusubukan. Kaya kung ganito ang mga relationship na, letting go na. Mas mainam ang mabuhay. Masaya. Magiging masaya ka pa naman. Huwag kang mag-stay sa kanyang sitwasyon. Diba? Baka makahanap ka rin ng magpapasaya sa'yo balang araw. Just pray for it. Diba guys? Andun lang si Lord. Hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Diba? Kaya, manalit lang tayo sa Diyos pag ganito na ang relasyon natin. Pagdasal natin at tumiwas na tayo. Para hindi tayo malugmok.
dyan sa sitwasyon na yabang buhay na tayo nandyan. Diyos ko, hirap pa, no? Hindi ka man lang nagiging masaya. Kaya sana, guys, ito na naman, sana may natutunan naman kayo at may aral naman po kayong nakuha dito sa ating topic for today. See you next video, guys. Thank you so much, guys. Love you all.